What's up, mga kahataw? Maybe it's about time to English pa kasi ano. Magbalik vlog na ulit tayo sa mga pwede nating gawing content for everyday daily grind natin, no. So dito nga pala sa lugar namin, medyo para kaming ano dito. Dinaanan pa rin ng bagyo. Ay, parang kami nasa Japan, ganun. Nasa Japan, maraming ano dahon sa paligid, 'di ba? Pagka sa Japan, ano 'yan? Cherry blossoms. Sa atin kasi mukhang kalat lang 'yan. So, ngayong hapon, mga lodis, no. Mamamasyal tayo dito sa San Ildefonso. Kung alam niyo yung bisikleta hill. Ayun, marami nagpupuntang siklista dito nung panahon ng pandemic eh. Since may pasok na, wala na masyadong pupuntang siklista. Meron pa ilan-ilan na lang. Tsaka yung area medyo hindi na ganoon magkaganda dahil nag-stop operation na rin sila eh. Pero still, kung gusto mo ng kakaibang lugar para mag-ride, yung parang mga malamari laki, ganon, na may bundok, makakakita ng maraming puno, so pwede na rin dito. At least kung taga San Ildefonso ka, nasa loob ka lang ng bayan ng San Ildefonso, di ba? So, puntaan natin yan, guys. So, di ko pala alam, no, kung magtatagal tong battery ng ating action camera, no? Dahil sa pagkatagal-tagal eh, hindi na natin siya nagagamit. Sana magtagal pa siya kahit mga 2 oras. Mag-isang taon na ata akong walang content, walang upload, wala lahat. Dahil sayang naman yung investments natin sa mga camera dati. Diba sa gears natin sa pagbablog na hindi na natuloy. Ituloy na natin para hindi naman sayang. Nakakahinayang kasi yung mga tumatangkilik, di ba? Yung mga nag-aabang ng upload. Marami din nagme-message noon pa kaya lang hindi pa ako handa. Hindi pa talaga ready na humarap ulit sa vlog. Kasi nga, pag mabablog ka, at least meron kang certain content na pwede mo siyang isabay sa daily basis mo. So, syempre, pag ganito mga looban, takpong chill ride lang lagi tayo. Ang minimum of 30 yan, pwede na yan. Para hindi tayo mapulaan. Alright, so samahan nyo ako, guys. Puntahan natin yung alamat ng bisikleta hills. Sa mga ganitong road condition, mga kahataw, no? Kung gusto nyo medyo tumakbo ng mabilis, na hindi kayo gaano kumakalda, ganun. Try nyo yung upo kayo sa may tangke. Lalo kung ganito yung mga naked bike, ganun, sports bike. Yung bigat mas maganda nasa harap kaysa sa likod. Para di kayo tatalbog. Ayan. Iba, ginagawa nyo, akala nyo, diba, tumatayo sila. Pero ang totoo doon, nakatank ride talaga sila. Kaya kumukha dyan, bibilis tayo dito. Medyo hindi hassle yung balancing. Kasi kahit na dumulas man yung hulihan, hindi ka papalo dahil yung bigat mo nasa harap pa din. Alright, so yun lang, konting tips. Kasi dito, uneven pa yung daan, tagilid. Pag medyo na lang ang kadulas, ayun, natalsika na ako. Natalsika na yung pants natin. Ayan, no? Water. Matubig. Basta ganda dito, ah. Magpipiesta siguro dito. So, syempre, yung mga ganong ride, nakasalalay pa rin yan sa quality ng gulong na ginagamit natin. Oo nga pala, shoutout sa Shiba Tire. Yan, yun pa rin yung gamit natin for almost 5 years. Shiba Tire ang ginagamit natin and napatunayan natin yung quality. Yung last na nag-dirty business ako, Dirty Business 3, kasama sila Master Fritz si Claveria, yung Team 137. Shiba Tire na yung gamit namin yan eh.
the best talaga, walang tumba, walang dulas. For all we know na naka naked sport bike din ako, yung gulong ko hindi naman talaga pang trail. So noong time na yon, lusong kami sa ilog, matindi, talagang ano, lumalaban yung gulong ng shipa dyan. So syempre yung mga dirt bike na kasama namin, mga naka-shipa tire din yun. Kaya talagang wala nang ano yon, wala nang alinlangan na tatawid talaga sa ilog at aahon sa trail yun. Pero yung gulong ko talaga, ayun ang the best. Yun ang matindi, kasi hindi naman pang trail yung gulong ko noon. Pero naayahan ko sa ilog, naayahan ko sa babato, maputik, matindi talaga. Eto, may mga clips ako hindi papakita sa inyo. The best to eh, the best. Ay, the best pala, the best. Right, so parang tayo nagmamaralaki dito. Pag dito kayo nag-ride sa San Ildefonso, para lang di kayo nagmarilaki. Maraming corner dito. Maraming kurbada dito. Maganda pa wala ditong HPG. Right, so yeah, sarap. Mga ganyan kasing ride, so maganda pa rin talaga yung gulong mo quality. Hindi yung basta marunong ka lang din bumangking. Tapos hindi naman quality yung gulong mo, so di ba delikado rin. Siyempre pagka ganitong mga minor road, ingat din tayo kasi may mga locals na tumatawid. Alright, yan ang kabukiran, di ba? Nice. May mga magandang tanawin dito eh, sa totoo lang. Wow naman! Pag morning gusto mong mag-jogging, di ba? Mag-bisikleta, so pwede pumunta rito. You will see the modern nature. Right, so yan o, napakaganda ng tanawin dito. Napakaluwag ng kalsada. Sarap mag-ride, diba? So in this point, hindi ko alam lobot na pala yung camera. So dal-dal pa ako nyan, banking pa ako. Hindi ko alam mamatayin pala yung camera. So hanggang dito na lang natapos yung video. And then jump in tayo dun sa sunod. Sayang pa naman, maganda yung mga paahon dito. What's up guys? So ayun, nalobot yung action camera natin, no? Hindi ko na malayan. Dito na tayo sa alamat ng bisikleta. Right, so dati napaka ano nito eh. Dati napaka sigla nitong alapat ng bisikleta eh. Ngayon wala ka nang makikita ng ano masyado pupunta. Kasi syempre may pasok na rin yung mga bata. So tingnan natin sa loob kung anong meron, kung ano bang itsura ngayon ng alapat ng bisikleta. So yan guys, ito na nga yung alamat ng bisikleta. Ayan, alamat ng bisikleta hills. So I think na pabayaan na rin ng may-ari. Medyo wala na rin ganong gumagala ngayon eh. Nung kasi yung time ng pandemic, yan, oh, meron din. Marami pumupunta dito, mga nagbo-vlog din. Iba mga namamasyal. Ito yung entrance nila dati. So, yan. Alright. So, madumi na siya ngayon. Ito yung tower. Tower pati ano. So dati maraming nagpapa-picture dito si Babaw niyan. May kainan din dito dati sa loob. Ayan guys, so dun tayo. Ito yung may mga kubo dito eh, na pwede ka mag-stay dati. So ganyan na siya, makalat na siya ngayon. Dati lang may tao dito. Ayan, so yun na yung mga kubo. Nalipas na sila ng panahon.
yung public toilet dati. Tapos ito yung may kainan. Dati ito yan, yung lamesa nito. Ayan. Right, so marami nagpapa-picture dati dito, yung mga single, ganun. So, wala nang isa dito, meron dito couple eh. Ayan, tapos ito yung kainan nila. May menu-menu pa nga dati dito, pwede kang mag-order. Nag-order ng pagkain. So, wala lang, nakakalungkot lang guys dahil wala nang ano ngayon, sigla yung alamat ng bisikleta. Pero may mga tao pa rin nagpupunta rito. Minsan mga nagaan sila na nagpapalipas ang oras, lalo sa morning, yung mga nagbabike pa rin. So ayan guys, yun lang update natin dito sa alamat ng bisikleta hills. So mali ko lang, hindi ko siya na-vlog dati, araw-araw ko nagpupunta dati dito eh. Before kasi nagpupunta ako nakabike, so talagang nakakapagod kasi pag magbabike ka tapos at the same time magbablog ka, medyo hassle. Tapos yung dadala ka ng gears, dadala ka ng gamit. So next time gawa tayo ng content dito pagka maraming tao. And guys, thank you for watching.